Day 18. May crack na yung isang itlog dito sa incubator natin. Ayun, nakita ba? Ayun, malapit nang mapisa ito. Magkaroon na ng unang sisiw na mapipisa dito sa ating Pisonet incubator. Day 20 na tayo, mga kabuting tingat. Ayan, meron na tayong unang papisa dito sa ating Pisonet incubator. Ayan, isang kulay itim na sisiw. Oh. Tuyo-tuyo na yung balahibo nito. So, pwede na nating ibaba dito sa pinaka sahig ng incubator natin para hindi masyadong mainitan dito. Ayan, oh. So, bali serama itong napisa kasi puro serama na lang yung itlog na natira dito. Kuhin natin na. Siya, oh. Oh, ito yung pinakaunang baby na sisiw na nabuhay dito sa ating incubator. Yan, nandito dahil na sirama itong napisang sisiw. So, may mapipisa pa tayo niyan. Alam ko, ito mapipisa pa to. Ito hindi na eh. Ito mapipisa pa to. So, bali dalawang sisiw yung mapipisa din sa incubator natin. Ang mga nakabasal, ayan, oh, ito yung first basal na sisiw dito sa ating incubator. So, proven and tested ang ating Pisonet incubator dito. Tingnan pa natin yung isa na mapisa. For today's video, mga kabuting ting, second lap na ng derby natin at na-release yung mga Warriors natin ng 6:39 ng umaga sa May Tagudin. Ayan, so nasa 220 plus kilometers yung air distance natin mula dito sa loss natin hanggang doon sa release point. Ayan, so dalawang ibon pa rin ang inaantay natin ngayon, si Jaycel at si Digan Jr. So live yung isa natin doon, si Jaycel, dahil nga hindi siya inabutan ng cut-off. Samantalang si Digan Jr. kinabukasan na naka-uwi, kaya may butas na yung ibon natin. Pero okay lang yun, no? So time check tayo, 10:22 na ng umaga. So, magana na yan. 1,000 pababa na yung speedan. Sabihin kapag may umuwi ay nasa 900 plus na lang kapag na-clock natin. Pero okay lang yon. Ang mahalaga naman ay sana makapag-clock. Lalo na si Jaycel, no? Dahil nga live yung ibon natin. So, sana maging consistent siya na maging live hanggang sa pinaka-last lap natin. Kahit hindi na mabilis masyado yung ibon natin, no? Kung complete clocking naman, eh magaling pa rin yung ibon, di ba? So yan, abang-abang tayo. Sana pauwi na si Jaycel tsaka si Bigan Jr. Weather forecast nga pala, mga kabuting ting, bago makalimutan. Ito yung panahon natin. Hindi na naman ganun kaliwanag, pero napakainit. Mainit yung panahon natin, no? Meron na naman mga part na madilim, lalo na ron. Yan, no? Doon ba naman manggagaling yung mga ibon natin kasi nga norte tayo. So medyo mahirap na naman ang pauwian nito. Nung isang linggo, 'di ba? Ganyan din. Medyo makulimlim ng konti lalo na sa part na dadaanan nila. So hindi malabo na may ulan sa ilang part na pwedeng daanan ng mga ibon. So pahirapan na naman sa pag-uwi niyan. Pero sana makalusot ulit si Jaycel pati si Bigan Jr. syempre. No, so abangan natin. Sana kayanin nila yung medyo madilim na panahon. A few moments later. Sayang, hindi ko nakuhanan yung actual na pag-landing ni Jaycel. Ito na siya! Pasok! Unang ibon natin. Live pa ang ibon na to. Pasok na, pasok! Tulak muna natin siya. Nabigla ako. Sayang, nakita ko pa-landing na. Sige. Painumin muna natin. Ayan, sige. Pakalak ko muna to. So yun na nga, at na-clock na natin itong si Jaycel, eh, no? Medyo namayat yung ibon natin ng konti kasi medyo malayo na rin yun, no? 220 kilometers, pero halatang malakas pa yung ibon natin. Eh, no? Nakikipagbarakuhan pa, oh. Diba? Oh, ayos na ayos. Live na live pa rin yung ibon natin. Yung speed natin nasa 800 plus pa. Yan, lalagyan natin sa screen. So ngayon, isa na lang yung ibon na inaabangan natin. 11:02 na, meron pa tayo saktong isang oras kasi 12:02 yung cut-off natin dito. So sana ay umuwi na rin si Bigan Jr. para mag-clock din natin siya. Kahit na may butas na, sana mag-clock pa yung ibon natin, no? So abangan pa natin yung isang ibon na hinihintay natin. Time check tayo, 12:07, cut-off na, mga kabuting ting. Wala pa yung isang ibon natin, si Bigan Jr.
Nabutas na naman yung ibon natin. Sobrang init kasi talaga ng panahon. Baka kinakapos, no? Nahihirapan sa init, eh, no? Kahit na medyo makulimlim. Napaka-alinsangan dito. Kaya yan, napahubad na rin ako dito sa loob ng loob natin. Samantala, si Jaisel, eh, namamahinga na. So, pakakainin ko na rin to mga ibon natin. Total, nakapahinga na si Jaisel ng mahigit kalahating oras. So, mahalaga, meron tayo isang pauwi at live pa, di ba? So, third lap sa next Sunday. Sana makapagpaklak pa ulit tayo. At sana lalo pang bumilis. Kasi bumibilis, no, si Jaisel. Noong unang lap, nasa 721. Buzzer beater pa nga, muntik na makatok. Ngayon, nasa 800 plus na yung speed niya. At mas okay siya nung umuwi siya. Hindi siya masyadong stress. Although, namayat ng konti, nagbawas yung ibon natin. Ganun talaga, natural yan sa derby. Talaga nagbabawas na ng timbang ibon natin pagka galing ng derby. Syempre, sa sobrang layo nung nililipad nila, nababawasan talaga yung kanilang katawan. No, mahalaga, nakita nyo kanina, namamara ako pa pagdating niya. Di ba, nakikipag-away pa to si Jaisel. So, sana sa third lap, lalong gumanda yung performance na itong ibon ni Boss Joey. Napakaganda talaga ng mga ibon niya. Sobrang kunat, no? Ito lang ang live bird natin. So, yan, abangan natin. Sana maganda yung pauwi natin dito sa third lap. Ito, nandito tayo kay Boss Joey. Ayun, sumilip na. Baka mahapa ako ng aso dito, boss. Pasok na ako. Ito, pasyalan muna natin mga pangmalakasan ni Boss Joey. Oh, mukha ng live ko to, ha. Ito ba magulang nun? Oh, yeah. Ah, ito. Kaya pala yung magulang ng live nating ibon. Bumilis, eh. Bumilis. Oo. Oh. Hindi talaga, pagka mentras lumalayo, bumibilis yun. Ah, mentras lumalayo, tsaka siya bumibilis. Ito, oh, race to, ano? Ito yung tatay. Yung nanay nun, anong nanay nun? Ito. Ah, magkaiba. Ito. Mm-hmm. Ako mukha niya yung nanay niya, ano? Ito ang nanay niya. Oo. Oh. Pero ngayon, ano siya, nung nag-mold siya, ganito na ritsura niya. Pero nung bata yun, medyo maputi nga siya. Reso din to. Hmm. Ito pala yung mga magulang ng live bird natin. Reso para sa siya. Back to back reso. At ito, Iking De La Cruz. Pinawalit ko sa... Ay, ito yung Iking De La Cruz. Yeah. Meron tong nagano, 'di ba? Nagma-capture yung Iking De La Cruz na yun. Pero hindi siya naglilipad, no. Pinapaano lang niya. Nagbibigay lang siya ng live sa PHA. Oh, malakas na naman. So, Iking at saka oh, yan ang yan yung Kalbayog. Ate Kalbayog. So, yun na talaga. Bigata sa sasaluto sa lang. Tapos na ako, eh. Bigata. Sasaluto sa lang, sayo yun, sayo na. Iking niya, oh, ganda pa ng kulay. Ayun siya, anak nila, yan. Meron silang anak. May lumilipad na silang, ano? Hindi, bata. At bata pa. Ay, dalawa pala. Dalawa yung nandito, mga pati. Yan. Pagsalan muna natin mga pamalakas ng ibon ni Boss Joey. Sa kanya lang talaga yung nagkaklak sa akin, eh. Ito kung mukha nun sa akin, no? Kapatid niya ba to? Oo, oh, kapatid niya. Yung live bird ko, ano? Ayan. Reso, ayan, no? Kung kamukha nga niya. Kaki na sa akin, eh. Ayan, anak na nung Iking yan. Ah, ito kamukha nga nung Iking. Anong pinaka-bloodline nila? Ano sa mic one, naka-record doon, eh. Nasa pedigree. Pero mga ano, nag-champion na sa PHA yung mga lahi, no? Kasi Iking De La Cruz natin. Saan sila ano ngayon? Naka-training? Ordaneta. Eh, kung ano, Ordaneta pang na sila niya. Ah, Ordaneta na rin. Malayo-layo na rin pala. KFC? Hindi, TGRC. TGRC. Tatlo yun eh, tatlong club yun. Oh, ito ba? Hindi ba ito Iking? Hindi, yan yung champion ng MMFC yan. Team din, ano? Anak nito? Hindi. Ito yung anak nila. Pinayaya ko kasi. Ah, yaya lang. Eh, hindi, ito anak nila talaga yan. Tapos ito, yaya. Ito, pinayaya ko kasi, naiiwan din nandung isa. Masyado na. Mabilis lumaki ito. Ngayon, nakahabol na. Pinando. Ganda, oh. Yan, champion first overall ng MMFC. Magulang. Ganda. Pure black pa, oh. Sa ibang alalak ng mga kalapati dito, ah. Mga borga na. Puro malalaki nandito, ah. Mga stockbird yan, eh. Ito, pooling line to. Oh, yan yung nanalo ng pooling. Kasi, daw nakasali kasi kailangan mag-ano ka ng fundraise bago ka masali ng pooling. Ah, kailangan mag-entry ng fundraise. Yun lang. Pero na gano'n na to.
Ah, may itlog sila. Meron nga. Magdadalawa na ngayon. Mamaya nga po na lang. Pulling line. Parehong pulling line yan. Oo. Anong line ito? Edwin Muli. Edwin Muli. Ah, maganda. Edwin Muli. Wow! Pangilan sa pulling to? Nag-number 7. Number 7. Kailan ano yun? Buong club na yun. 10 minutes bago siya bumaba. Nagliligit pa. Ah, nabitin pa. Ano? Pero nalalo pa rin, no? Luck win na sana ako. Sayang. 10 minutes bago bumaba. 10 minutes pa siyang lumipad. Agad. Grabe yung ibon na to. Pero pagka bumaba naman siya. Breakaway sana, ano? Breakaway. Kaso, nabitin sa pag, ano, sa paglipad, Romondo pa daw ng 10 minutes. 1-1-3 na lang yung speed niya. That 1-2 yun. Sayang. Pero magbilis. Parehas Edwin Muli to. Kaya pala maganda. Ito, grits daw, hindi nawawala dito sa lock ni Boss Joey. Grits. Tapos tubig. Plain water lang to, no? Plain water lang. Plain water daw. Hanggat hindi pa derby, puro plain water lang daw. Mahalaga daw ito. Grits at minerals. Ito, ano itong nakababad sa kanila? Small seeds to, ano? Oh, barley. Barley at saka mga hemp seeds. Oo. Oh. Solid tayo ng kalapati kay Boss Joey. Napakagandang puting ibon. Yan yung riso. Nakako ka? Oo, syempre. Kumuha tayong lahi nito. Yan, kasabay niyan. Syempre, meron tayong ibabalik na kasamang mga ibon. Yan. Salamat. Dalawang pares yan. Uy, uy, sana. Dagalaga dito ni Boss Joey. Ito, pares na to. Yung violet. Yung Pablo Ewing violet. At saka itong blue. Ito. Oo, yung mas ma-violet. Tapos itong isa. Ito, tsaka itong green naman na magkapares. Ito, anak nila to eh. Itong dalawa na to, magkapares, anak nila to. Pero matanda na rin yan. Tapos ito yung pares niya yung green. Kulang na pala yung ano, cage mo. Kailangan, isa pa. Kailangan, huli nga mamaya.